Isang text lang sa akin, Luis, gusto mong gawin itong picture na to, ito yung layout. Kasi ito kailangan mong gawin. Nag-yes ako kagad, ganun kadali sa akin. Wala akong... Tumatawa ka na naman natin. Napagdaanan ko to. Totoo, wala akong plaster dyan, ha? Hindi alam ng mami ko, itong shoot na to. Pinakita ko kay mami, hindi siya happy. Ang katawan na pinagnanasahan. Hi guys! Wala lang. Itong isang episode ng Lucky TV. Hindi ito Luis Listens. Hindi ito Lucky Ka Dito. Ano to? Marami tayong mababalikan na picture na napakagandang mga alaala sa akin. Part 2. Na para maabot to, eh ito yung mga napagdaanan ko sa buhay at lahat-lahat. So ito kumbaga ano to? May pagka-reminis to. Nagawa ko na dati yung binalikan ko ang ibang mga TV shows na nagawa ko dati. Ito yung mga simple pictures. Kasama ko ang mga taong special sa buhay ko. Ito unahin natin. Napakalino ng pic na to, pero ilalabas namin to. Ito. Isa to sa mga unang pictures namin as Mix VJs. So, nandyan si Nikki, si Jeff, si Hart, ako, si Karel, and si Iya. So, ito, isa sa mga batch ng Mix VJs na maraming nagbe-message pa rin sa akin na maraming nakamiss ng batch to. Katunayan! Kung naabutan nyo yung cascade na It's You, It's Me na parang video, parang station ID ng Mix, ibig sabihin, most probably, dapat mag-asawa na kayo. So, ito isa sa mga batch na favorite ng mga tao. At pinag-uusapan namin ni Nikki, yung mga kalokohan namin sa Mix dati, baka ngayon, hindi masyado matawid. Kasi, yung mga punchlines namin dati, may pagka-brutal, pero siguro alam natin that times are changing. So kayo, ito tanong ko, ilagay niyo sa comments kung sino yung pinaka-favorite Mix VJ niyo dati. Ang pinakamatagal sa amin, kung hindi ako nagkakamali, ay si Nikki. Si Nikki yung pinakamatagal, followed by ako, tapos si Iya. Si Hart kasi paputol-putol yan si Hart eh. Ito isa pang picture namin lahat. Ayan, ito isa pa. Ako, si Iya, si Hart, si Karel, si Jeff, at si Nikki. So, sino yung pinaka-favorite niyo na Mix VJ? Actually, wala namang favorite yun eh. Depende yan sa kung sinong naabutan mo. Hindi lang namin nasama dito, pero isa pa sa mga talagang maraming nakakamiss na batch ay si VJ Bianca at si VJ Chino. Yung Where You At nila dati. Grabe din ang following nung dalawang yun. So, sabi ko nga, lahat ng narating ko sa buhay ay nagsimula yan sa Mix. Kung hindi nagtiwala ang Mix sa akin dati, baka wala ako ngayon sa industriya. Totoo yan, nagsimula yan. Susunod, Kanta Voice. Yan ang picture natin kasama si Billy Boy, si Lloydy, si Vong, tsaka si ako, at si ako. Na eto kami yung puro kalokohan kami sa ASAP dati. Eto yung sinasabi natin na kami lang ang allowed magkamali sa ASAP. Ang ASAP, perfectionist lahat dyan. Pag may mali ang ASAP, alam mong, ay, kunwari, nagkamali ang singer. Ay, mapupuna kagad yan. Pag nagkamali ang dancer, ay, huli yan. Pero kami, please, Kanto Boys, magkamali kayo. Ako pa, yung memory retention ko, nakakalimutan nila yung sayaw. Ako pa ending nagtuturo sa kanila. Eto, may babalikan tayo. Eto, alam nyo, medyo lumusog tayo ng konti. Given naman yan. Dahil medyo na-relax, nagka-pamilya, nag-ibang priorities. Pero at one point, maniwalat kayo sa hindi. Eto, umabot sa ganito ang katawan. Tumatawa ka? Anthony, ba tumatawa ka? Nagpakita ako ng picture na maganda ang katawan ko, tapos tumawa ka. Paano mo nagawa sa akin yan? Yes, umabot ako ng ganito ang katawan. Kita mo, ano ba yung mga nakasulat dito? Men's Health, May 20, 2007. Wow, 2007. Ano ba yung mga nasa, it's 6 o'clock. Ngayon na nakalagay yun, 6 o'clock. Upgrade your abs. Tapos, ayan oh, kita niyo yung condition ko dati? Oh, yan ang dating ko dati. Parang ang dating ko dati may pagka machete. Wow! Yeah. Ang katawan na pinagnanasahan. Yan, umabot ako sa ganyan dahil kung hindi ako nagkakamali, baka ito yung time na plano ko yata mag-compete ng Muay Thai. Iniisip ko na, di ba? Yun nga, papunta dapat ako dyan. So, iba yan. Ang kinakain ko lang dito, eto, totoo to. Ang kinakain ko lang para makapag-prepare sa shoot na to ay tuna, okay? Ito yung gawain namin dati pag kailangan magpa-rip ng katawan. Tuna, bab na in water, tapos babanlawan mo yon ng mga tatlong beses ng mainit na tubig. Okay, para magkaroon ng konting init.
So babanlawan mo 'yon, tapos ang kakainin mo lang nakasabay noon mga kalahating pipino. 'Yun lang 'yon, mga 5 times a day. So nagwo-workout ka, nagtatrabaho ka, tapos 'yung kakainin mo para bigla na lang mawala 'yung taba. Not exactly the healthiest thing to do. Pero pag kailangan mo mag-strip na medyo pang pictorial, 'yan 'yon. Eto, hindi alam ng lahat ng tao na nagka-commercial kami ni Mariel. Yes, nung time na yan, hindi pa showbiz si Mariel. Si Mariel nung time na to ay di pa nga siya Mariel Rodriguez. Student pa lang yata siya kung di ako nagkakamali. Eto nga, picture na to, this was for a toothpaste commercial. Okay, so nagkasama kami ni Mariel dati. Tapos tsaka lang after how many years, nagulat ako, nag-showbiz na siya. Pero eto yung mga, nalala niyo ba itong tong commercial na to? At eto, napagdaanan ko tuloy. Isa sa mga favorite pictures ko ay kauna-unahang teleserye ko ay ang, magbibigyan ko ng mga 3 pictures. Kampanerang Kuba kasama si Miss Ann Curtis. Yan, kahanga-hanga si Ann dyan dahil hindi rin biro ang prosthetics na nilalagay sa kanya. Ang shooting pa namin dito ay sa Nagcarlan, Laguna, sa simbahan ng Nagcarlan. So every Monday, Wednesday, Friday, kailangan namin bumiyahe ng Nagcarlan. So siya, si Imang. Ayan. Diba? So sa lahat ng mga medyo may konting edad dyan, kung naabutan niyo ang Kampanero Kuba, directed by Drequen Diramas, si Momski. Yan ang mga pictures namin ni Ann Curtis na... it was a challenge, nakauna-unahang teleserye, pero it was good kasi nakakatrabaho ko dito ay si Ann, tapos si Jody, na isa din sa mga best friend ko noong time na yon. At eto, ipagitnaan na natin. Eto ang isang picture ko na talaga namang medyo napag-usapan dati. Looking back, hindi ko alam kung bakit ginawa ko tong picture na to. Isang text lang sa akin, Luis, gusto mong gawin tong picture na to, eto yung layout. Tapos eto kailangan mong gawin. Nag-yes ako agad, ganun kadali sa akin. Tumatawa ka rin. Mga hayop kayo. Ginawa ko nga talaga to. Totoo to, this was for a Cosmo Bachelor. Totoo to, ha? Wala akong... Tumatawa ka na naman, Anthony. Napagdaanan ko to. Napagdaanan ko to. Parte to na nakikita mo ngayon. Totoo, wala akong plaster dyan, ha? Iniisip kasi ng mga tao. Ang makeup artist ko dito was Jing Moniz. Tapos, eto kwento ko na lang din to. Matandaan na rin naman tayo lahat dati pa to. Eto, obviously, yung likod ko, garden. Kinuna namin to sa isang bahay sa Dasmariñas Village. Yung puwit ko, kitang-kita. Wala akong tuwalya na nakatakip sa puwet. So kung kunwari, yung kapitbahay ng bahay, bigla na lang gumising, maganda yung araw niya, sumilip sa garden ng kapitbahay, puwet ko ang makikita niya. So eto, totoo to, walang plaster. Hinarang ko lang si barangay chairman doon sa pinto. Yun lang talaga. So eto yung Cosmo 69 Hottest Bachelor, parang ganun na. Hindi alam ng mami ko itong shoot na to. Pinakita ko kay mami yung Polaroid pag-uwi. So, hindi siya happy. Eh wala, di ko alam ba't ko ginawa. Ito isang shoot ko din to. Ito para sa... Baka Cosmo nga din to eh. Unang-una, di ko alam ba't kinakain ko yung t-shirt ko. Yan nga isang post. Di ko alam kung bakit. Parang ginagawa ba akong sex symbol dati? Na kumbaga, pinaghahandaan ko ba ang mga darating na Viva Max rolls na ibibigay sa akin? Eto, bagas-bagas pa ako kalbo eh. Gusto nga balik yung kalbo eh. Nag-flip ako nung pandemic eh. Nagkinalbo ko yung ulo ko. Eh, wala. Eto, kauna-unahan kong endorsement ay Human. Lupit ng dating ko dati, di ba? Maangas ang dating ko dati. Fashion show to sa Galleria, para sa Human, tsaka para sa Bench. Nung time na yun kasi medyo hindi pa ako masyado lumalabas sa TV or kung ano man. So I was a mystery sa mga tao. So lahat parang curious ko na sa akin. So pagdating ko dyan, wow, yun na ba si Luis? Ganyan-ganyan. Tapos wala na, nagsawa sa akin yung mga tao. Eto, susunod. Eto, sa mga, alam niyo, yung mga makapamilya talaga, alam na, ay, ito pala muna. Kita nyo. At one point, nagkasama kami ni Miss Nikki Hill sa isang endorsement para sa apparel, sa mga damit. Oh. Kita nyo yung post namin. Kita nyo, Viva Max ang labanan! Pa-seksihan, pa-mysterious, wow. Pang-alluring. Yan ang sa isang endorsement namin ni Nikki. Nakakamiss to. Ito yung
nagpa-condition din talaga ako para sa endorsement na to. Kakamiss to si Nikki. Ito yung sinasabi ko. Balikin ko itong mga picture na to. Sino sa inyo ang nakakaalala ng pinaka-original na cast ng ASAP Fanatic? Sino ang nakakaalala dyan? Gumawa sila ng mas bagong ASAP para sa mga bagets. Ito yung kakatapos lang ng SCQ, Star Circle Quest. So, naghahanap sila ng pwedeng paglagyan ng mga bagets para kumbaga iba yung target market ng ASAP, iba yung target market ng ASAP Fanatic. So, nandyan si Miss Rachel Lango. Galing to. Na Broadway na ngayon eh, di ba? Si Shin, si Christian Bautista, syempre si Hart nandyan, ako at si Jody Santa Maria. So, isa ito sa mga naging starting ko rin talaga sa pagkakaroon ng isang solo show na variety type, which is yung ASAP Fanatic. Ayan, si Shin, si Hart, si Jody, si Christian, at ako. Ayan mga ASAP. Sino sa inyong naabutan na ang ASAP Fanatic? At the same time, ilagay niyo sa comments kung sino kayo pinaka-favorite niyo na love team sa ASAP Fanatic. Kasi meron tayong Hero San, si Hero Sandara, tapos si meron tayong Jorok, si Joros Roxanne. Ang dami niyan, ang sobrang dami. Ito yung hindi ko alam kung anong itsura ko dati. Alam mo yung nakasalamin na parang yung bigote ko may pagkahigad. Ayan. Si Ermat, ako, tsaka si Ryan. Na, actually, marami nagsasabi na si Peanut, kamukha ni Ryan. Na nakikita nila yung kapatid ko, si Ryan, kay Peanut. Yan yun. So, eto si Ryan. Ang cute ni Ryan dati. Eto, dahil sa lola ko, mommy ng daddy ko, si Nana, di ko alam kung ilan sa inyo ang napagdaanan tong ganitong salamin. Yung salamin ka, tapos yung may ganun dito, para pa hindi mahulog. Kadalasan hindi pinapasuot sa bata to eh. Pero si Nana, nung binala niya ako ng salamin, nilagyan niya ako ng ganun. So yung buong batch namin sa school, ako lang yung medyo nakaganyan. Last na lang, last. Ito, isa to sa mga pinaka-favorite na ginawa kong TVC or pictorial kasama si Daddy para sa Lucky Me. Kita niya. Eto, iba talaga ang mga commercial ng Lucky Me. Isa to sa pinaka-favorite ko na ginawa kami mga rockstars. Nag-wrestling na kami, pero etong rockstar na to, ibang klase to. Ibig sabihin, kami ni Daddy, game kami sa kahit ano. And Lucky Me would always give a different TVC compared sa nakakasanayan natin. At eto, umuulit to sa social media. Hindi ko alam, recently lang na naman may nag-post nito, nag-viral na. And kahit na na-post ko na to ng napakaraming beses, ipopost pa rin nila to. Eto, kung hindi ako nagkakamali, eto unang pagkikita, actually wala ako sa picture, pero gusto ko na ipakita sa inyo, ang unang pagkikita ni Jesse at saka ni Mommy. Eto yung first meeting nila kung hindi ako nagkakamali. At eto, isa sa mga lumang pictures namin ni Jesse, kaso hindi ko alam kung kami na ba nung time na to. Kita niyo nga naman. Nagsimula sa mga ganitong picture, may konting sunburn, namumula-mula, at ngayon, may anak na. Ayan, kita niyo. Akalain niyo, hindi niyo akalain, no? Kung saan papunta yung mga love life ninyo. Eto, old picture ko. Kamukha ko ba si Peanut? Ayan, yan. Ako yan, tsaka si Ermat. Kamukha ka ba? Si Peanut din, no? Lips lang. Ang daming parte ng mukha. Di naman isang lip lang ang mukha eh. Ito, isang picture na ano, nagkataon na pwede ako, binigyan ako ng chance ni Senator Manny manood ng laban niya. Ito, pumunta akong Las Vegas. Ito yung laban ni Senator Manny kay Miguel Cotto. Tapos, nil-invite kami ni Senator Manny mag-dinner. So, ito yan. At, itatagdag ko na rin. Nakapag-picture ako. Sana malusot na lang to. Kay Mike Tyson. May kwento yan. Oo, si Mike Tyson yan. Si Mike Tyson yan. Alam ko, sobrang labo. Mas malabo pa to sa future nating lahat. Pero yan, si Mike Tyson yan. So, sinishare ko lang yung mga naging parte ng buhay ko. And eto, isa sa mga unang-unang date namin ni Hau Hau. Sinishare ko lang to. Sa Shangri-La Mall, kung hindi ako nagkakamali. So, yun lang. Gusto ko lang balikan ng ibang mga pictures ko kasi dahil... Alam niyo, nakakatawa, may mga tao kasi na ayaw magpa-picture. May mga, hindi ako ma-picture na tao. Obviously, hindi ako ma-selfie na tao. Kaya akong bumiyahe, kaya akong mag-vacation sa isang bansa.
na hindi ako magpipicture kahit once, kaya ko yun. But then you realize na paminsan-minsan ang sarap nung meron ka ng snapshot yun because that is a moment in time na hindi mo pambabalikan. Whether it be a good moment, a funny moment, an emotional moment. So enjoy the pictures. Take your pictures. Minsan may mga kilala tayo na iinis pagka-picture tayo ng picture at lahat-lahat. Pero maniwala kayo, mas maganda na mainis kayo at that point dahil sa kaka-picture kaysa iniisip mo kung may picture ba kayo noong time na yun dahil gusto mong balikan yung memory na yun. So wala lang. Gusto ko lang mag-share sa inyo dahil bukod sa Lucky TV, Luis Listens, etc. etc. Kumbaga, gusto ko din i-share yung mga meron akong mga memory sa buhay sa inyo lahat. So thank you for watching, guys. God bless. Lucky ka dito, Luis Listens, at marami pa kayong aabangan sa Lucky TV.